Bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos sa banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na puro pasya lamang daw ang kanyang inaatupag. Napag-usapan din ang drug war. At live mula sa Berlin, Germany, nasa frontline balita ngayon si Maricel Halili. Mase, anong sinabi ni PBBM tungkol sa pagtugon sa ilegal na droga sa bansa? Ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na gumamit ng anumang dahas sa pagtugon sa problema ng illegal na droga sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagtanong ni German Chancellor Olaf Scholz tungkol sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng Administrasyong Duterte. Kasama ito sa mga ikinuwento ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang press conference ngayong hapon. Habang nananghalian si Pangulong Bongbong Marcos, mismong si German Chancellor Olaf Scholz na raw ang nagtanong sa kanya tungkol sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I explained to him our concerns over jurisdiction that we have explained many times over. Our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines and why it is why we are not recognizing that jurisdiction and the reason behind that. Sabi ng Pangulo, malala pa rin ang problema ng illegal na droga sa Pilipinas. Pero kaysa tularan ang diskarte ni Duterte, mas tinututukan daw ng Administrasyong Marcos ang prevention at rehabilitation. Si Duterte naman, binatikos ulit si Pangulong Marcos sa isang prayer rally. Hirit niya, puro pasyal na lang si PBBM. Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Bagay na tinawanan lang ni PBBM. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. You know, yung kasama nyo kami, you know, we don't make pasyal. Even in the places that I know or I've spent a lot of time in, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Banat pa ni Duterte kay PBBM. Gusto lang nito ng term extension, kaya suportado niya ang charter change. Nako-confuse kasi ako sa KPRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it, kasi very quick ko lang narinig ang balita, kanyang mga remarks. So tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko, dahil hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiba, bawat salita niya iba eh. Sa kabila ng mga batikos, binati pa rin ang happy birthday ni PBBM si Duterte na magdiriwang ng kaarawan sa March 28. Di naman daw kasi siya namemersonal. Sa press conference din ni PBBM, sinagot niya ang pahayag ni Chinese President Xi Jinping kung saan pinaghahanda niya ang kanilang militar sa gitna ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Quite frankly, I don't think there's anything new there. That's what they've been doing already. They have defined the 10-dash line and they continue in their view to defend it. We, for our part, continue to defend what we and the international community has recognized as our maritime territory. Bukod sa mga isyong ito, nagbigay din ng update si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kondisyon ng kanyang ina. Sabi niya, bumubuti na raw ang lagay ni former First Lady Imelda Marcos at posible nga raw na makalabas na ito ng ospital sa darating na Huwebes. Sinabi rin at kinumpirma rin ni Pangulong Bongbong Marcos na bibisita nga sa Pilipinas si U.S. Secretary of State sa susunod na linggo at posibleng makaharap nga ito ng Pangulo. Samantala, maya-maya lamang ay inaasahan ng lilipad patungo sa Prague, Czech Republic, si Pangulong Bongbong Marcos para naman sa state visit niya roon kung saan mananatili siya hanggang sa Biyernes, March 15. Bok? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Edlinggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.